Nagtipon ang mga Adventistang kabataan sa buong Oriental Mindoro sa idinaos na Area-Wide Youth Fellowship sa Bansod noong Sabado, April 2. Ang kanilang saya sa maghapong programa, balitang hatid ni Royven Maranan. Matapos ang mahabang panahon, bakas pa rin sa ngiti ng mga kabataan ang pananabik sa ngayoy ginaganap na Area-Wide Youth Fellowship sa probinsya ng Oriental Mindoro. Ikalawa ng Abril taong kasalukuyan, muling naganap ang programang magbibigay linaw sa isang taong aktibidades ng mga kabataan. I think this program has ended our longings to each other at syempre hindi lang naman mga kabataan kundi mga magulang din na matagal naming hindi nakasama at nakita. Sa temang I Will Go, Lift Your Voice, ibinahagi ni Assistant Manager of AWR Center for Digital Evangelism, Pastor Alexis Mercado, ang salita ng Diyos para sa ikalawang serbisyo. Para sa ating mga kabataan ay magpatuloy tayo sa paglago, pagkilala sa ating mahal na Diyos. At naniniwala ako na God can use us mightily kung tayo'y magpapagamit lamang sa Kanya. Sa pangunguna ng Omangyen Officers, mga piling kabataan at presensya ng mga district pastors, matagumpay na natapos ang unang parte ng programa. Ikaisa ng hapon, sinimula ng AY program, tampok ang mga makalangit na awitin, pinangunahan ni South Central Luzon President Pastor Jasper Flores ang minsahe na magiging inspirasyon sa ikalalagong espiritwal ng mga kabataan. Matapos ito ay isinagawa rin ang turnover ceremony para sa mga bagong opisyalis ng Omangyan na magsusulong sa aktibong partisipasyon ng mga kabataan sa nasabing probinsya. Makikita natin na ang lahat po ay gumagawa sa gawain ng ating Panginoon. Alam ko na sa mga susunod pang programa ay nariyan, makikita natin silang lahat at magiging matagumpay ang lahat ng ating programa. Pinasinayaan naman ni Pastor Rosdane Terry Rualio ang turnover ceremony at natapos ang programa sa isang commitment message ni Assistant to the President for AWR-SSD, Pastor Roseller Zamora. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa, ako po si Mark Royven Maranan, Hope Today, NPUC News.